Hello guys, magandang tanghali mga kagabay. Nandito na naman tayo ngayon sa Manila, dito sa Mayor Remedios, no? Takop to ng Remedios, sa tapat ito ng Manila Beach. Ayan. So nandito tayo ngayon mga guys dahil mayroon naman tayong action na problema. Ito po ay may kaugnay sa isang OFW na nag-apply. 5 araw lang. Mayroon na daw kontrata at saka mayroon na daw visa. May kasulatan na pinirman na halimbawa pag nag pull out, babayaran yung pinamedical sa kanya. No, so walang problema kasi nga ito ay mayroong re-entry sa labas ng bansa sa kanyang employer. So ngayon dumating yung kanyang re-entry, nabisahan na siya. Mayroon ng tinatawag na ticket. So ngayon bawiin niya yung kanyang passport ayaw ibigay kasi may kontrata na daw at saka yung tao nito may visa na. Isang linggo pa lang guys ha, may kontrata at saka may visa na. So ang bilis, no? Ang galing na agency. So, kaya hanapin ko dito guys yung OFW. Oh guys, nakita ko na yung aking hinahanap. Ito na po yung tumatawag sa akin from Pangasinan, no? Siya po si Ginalin Baho. So ngayon siya po yung nag-apply sa isang agency guys, siya po, no? Mag-apply ng isang agency. So ngayon babawiin yung passport kasi nga isang linggo ka pa lang, ma'am. Wala pa isang linggo, sir. Ah, wala pang isang linggo. Opo. Tapos ayun. Biglang tumawag yung amo ko. Akala ko kasi binan na niya ako kasi flight ko sana noong March 1. Eh ngayon noong March 1, hindi pa ako naka flight on that day. Kasi naka-emergency po ako ng personal problem. Ngayon di, nung binuksan ko po yung mga WhatsApp nila, na-block po ako doon. So ang akala ko po, wala na po talaga akong contact sa kanila. Nagalit po sila, ganito, ganyan. So mga after 3 weeks or more than 2 weeks, syempre nag-decide din po ako na mag-apply kasi walang-wala na po ako. Ubus na yung ano ko. Bilang isang magulang, breadwinner din po ako. Kaya sumubok po ako dito sa Maynila na nag-apply po. Kaso po, nung binigay ko po yung nag-apply po ako noong March 23 ata yun or 22. Binigay ko po yung passport ko sa kanila. Tapos ano po yung noong that day naman pinaprimid po kami, tapos sabi ano yung primid, tapos bibigay yung pamasahe Pangasinan. Bali binigay po sa akin yun. Ngayon yung mga 27 ata yun, March 27, biglang tumawag yung amo kong babae na iriribok ko yung ticket mo, niribok ko na, ganito ganyan, sabi niya ganun. Balik ka na dito, ganito ganyan, sabi naman niya sa akin, sir. Eh syempre sabi ko naman, okay po ma'am, kukunin ko lang po, may sikasuhin lang po ako, sabi ko. Yun ngayon yung passport ko. Eh ngayon, nung kinabukasan ko yun, ay nagmensahe pa pala ako sa agency na kung pwede ganito ganyan. Kunin ko yung passport ko kasi naka-emergency, sabi kong ganun. Tapos nung lumuwas po ako dito, nung pumunta ako din sa agency mismo, ayaw po nilang i-release kasi daw mayroon na akong visa, mayroon na akong kontrata. Wala pa isang linggo, sir, nagkaroon na ako ng kontrata, may visa na daw po ako. Hindi po alam kasi wala din po akong pinirmahan na kontrata, pre-made lang po yun. Tapos yun lang po ang ginawa ko ng isang araw. Wala pong isang linggo na nag-apply ako sa kanila. Yung passport na po yun, sir, sa akin po yun. Actually po yung passport na yun, yung amo ko ang nag-renew, nagpagawa noon. So hindi ko po alam kung may karapatan akong kunin yun or ganito ganyan. So ano nangyari? Kaya ka nag-apply dahil ano? Ang akala ko kasi, sir, ano na ako ng amo ko, hindi na ako kukunin. Hindi ka ba nahirapan na sa ganong sitwasyon mo, naging kalagayan mo? Alam nyo, sir, sa totoo lang, mula nung
noong hindi ko ibigay yung passport ko, hindi na ako nakakatulog, hindi na ako nakakain, lutang na lutang ako, umuwi ako ng Pangasinan noong unang luwas ko dito kasi wala talaga, hindi nila binigay. Nagmamakaawa po ako doon, sabi nila po, na... Tanggalin mo face mask mo. Yun, hindi daw umiyak ka na. Ilan bang anak mo? Dalawa po, sir. Ikaw lang nag-alag. Okay. Yung asawa po ko kasi wala din siyang trabaho sa bukid lang po kung may magpapagapas. Kaya ba? Kaya hinihiling ko si sana kayong araw makuha ko na, sir. Kasi flight ko na sa Wednesday, sir. Wow, ka naman. Ikaw lang ang tumataguyod sa iyong anak para ano? Yung asawa ko kasi siya yung nag-aalaga, sir. Siyempre, alaga naman na dalawa kayong mag-aalaga. Okay, yan si ma'am, ano, halos hindi matigilan ang kanyang luha. Siyempre, ang hirap kaya maghanap buhay. Tapos, madaling araw pa lang lumawas ako dito para, yun, nagbabaka sakali at sana lang makuha natin sa Si ma'am, hindi niya mapigilan kanyang pag-iyak. Ang daming... Kasi sa Mercules na talaga po kasi yung flight ko, sir, eh. Siyempre, last na pagkakataon na binigyan na sa akin ng amo ko yun. Wawa ka naman pala no, sa ano naging sitwasyon, isang magulang na naghirap para maitaguyod ang mali sa buhay, mga anak, pagkatapos pahirapan sa ganitong sitwasyon. Nagmamakaawa na nga po ako, sir, nung tumawag ako sa kanila na please lang po ko na sabi kong ganun sa kanila kasi yung pinaapidabit sa akin kasi, sir, yung una ang nilagay ko na narason doon, sir, yung ano po, yung mag-aalaga ako ng tita ko sa kadahilanan, yun po yung kumbaga easy na ibibigay nila yung passport ko, sir. Kasi naiinisip ko po sa oras na yun, baka pag sasabihin ko na kinukuha ulit ako ng amo ko, ayaw nilang ibigay, mas lalo pa lang ayaw nilang ibigay. Kaya noon sinabi ko na yung totoo na kinukuha ko ng amo ko, meron akong i-booking. So ayaw pa rin. So ngayon, anong gusto mo? Makuha nga yung araw lang sana, sir, yung passport. So... yun lang pakikiusap mo, na sana maawa naman sila sa iyo na bilang isang ano, may malayo pa ang kinanggalingan. Kasi hindi rin naman ako magbubuhay rin na doon, ano, magtatrabaho din ako doon. Kaya sana, hiling ko lang doon sa agency namin na tinagalaan ko ng passport ko na kung naman nila sana akong pahirapan na. Kasi maghihirap din naman ako doon magtrabaho. So yun pa mga kaibigan, so nais lang ni Mama... Junaline Baju na makuha lang naman ang passport kasi willing naman po ako, sir, ibalik yung sinasabi nila na nagastos na binigay yung pamasahe pa luwas ng Maynila. So anong ano yung pamasahe mo, inutang mo pa yan pang pera? Inutang ko kasi gusto ko lang talagang mabawi yung passport ko. Sige. Kasi malapit na po yung flight ko eh, bukas Martes na tapos sa Miracles na, so paano ang gagawin ko? Sige kaya para makauwi ka na ng probinsya agad pag nakuha natin yan. Okay. Yan. Oh, yan mga kagapay, yung kababayan natin na sa Pangasinan pagaling, no? So, sana hindi lahat kayo magiging katulad nyo. Kasi grabe, grabing sakripisyo lang, oh. Mangutang lang, guys, para makarating ng Manila. No? Para lang makuha ang kanyang passport. Siyempre, wala siyang ibang inaasahan, kundi yung... para makatulong sa kanyang pamilya, yung passport niya lang. Hindi siya makaalis pag walang passport, guys. Yung passport okay? Na lang po yung kulang. Mayroon na rin po akong ticket. Lahat ng documents ko po mayroon na. Dala ko na po. Oh, sige. So, guys, bawiin na natin. Handa ka na ba? Bawiin okay. Ang passport. Okay, sige. Pasukin natin. Okay. Guys, naglalakad kami. Sabi ko nga. Punta namin yung lugar na kung saan andun yung ano. Ayaw na sagutin niya tawag mo, ma'am? No, po, no. Hey, ito, hotel ito. Hindi po, Egyptian. Hi, guys. Hanapin namin yung hotel, Armanda Hotel. Yan, yan ba yan? Dito, parang doon po, tayo, sir. Okay. Kasi hindi naman po dito ako sa Maynila talaga. Inano ko lang po na, ano, sabi nga na, asawa ko kasama. Sabi ko, sana ko na naman utang ng pamasahin mo. Ito, ilalakbay namin yan, guys, yung kahabaan ng ano, kahabaan ng MH Del Pilar. Diyan tayo, ma'am. Baka makaapatay ng ano. Baka po magalit sila, sir, pag nakita tayo na ano. Ah! Diyan po, sir, Ayun. Yan na gano'ng kita namin mamaya. Ako
Okay, sir, sample. Guys, era oh, guys oh. For notary na lang. Ibabalik nyo maya, kukunin nyo na ang passport. Nagpapasalamat po ako, Sir Sam. Itong tinatawag guys na affidavit of desistant na pag minidraw mo lahat ng gamit mo dyan sa isang pinag-applyan mo, dapat may pipirman ka. So maganda pakikiusap namin. Actually, nagulat yung agency. Akala tinatakot. Hindi po. Hindi po. Kaugalian namin na mananakot. Pakikiusap, diplomasya ang aming ginagawa. Tama? Yes, sir. Oh, diplomasya. At para masolve ang problema. Ganon po dito sa kaagaway, kaagapay, mga kaibigan. So mamaya babalik si ma'am kasi ako ay magle-lecture pa. At dami ko pang pupuntahan. So babalikan ni ma'am. Passport ng kapalit nito. Yan, okay. So passport na. Yan, passport ng kapalit yan. So guys. May kontrata na daw? Oh, nakanotary na. Okay, so. Yan. Dito sa kaibigan natin na abogado. Ayan. Kaibigan din natin ito. Marami. Sa gusto mong panotary dito, kaya mong panotary ha. Ayan. Mabilis oh. Seconds lang, may ano na. Ayan oh. Ayan. Release ng passport ni ang Juna din na Baho. Ito daw. So guys, thank you. Ayan. Ayan na si Sir Sam. Nakuha ko na po yung passport ko. Okay. Makaka-apply na po ako sa Wednesday, April 5. Kawin ako ng makauwi ka ng Pangasinan. Okay. Makauwi na ako ng Pangasinan na hindi luhaan. Okay. Salamat kay Kaagapay ECTV. Salamat po kay Sir Kaagapay ECTV, Sir Sam. Okay. God bless, God bless. God bless po sa lahat. Okay. Mag-subscribe po kayo sa kanya kasi nakakatulong po siya talaga, promise.